Magandang araw sa atin lahat mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Ratlis Boxing Channel, no. Pag-uusapan natin ngayon itong magiging takbo ng karera nito ni Chopimo Lopez dito po sa ilalim ng pamamatnubay ni Bob Arum at ang Top Rank. Ito ba ay matutulad sa karir ni Manny Pacquiao o matutulad sa karir ni Terence Crawford? Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Ano pang hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, napaka-promising po ng karera nito ni Chopimo Lopez. Matapos po niyang talunin ang napakatagal na nag number 1 pound for pound boxer dito po sa Ring Magazine at sa lahat po ng mga reliable na pound for pound na naglalagay ng pound for pound po natin, ay maganda po, no, ang naging takbo ng karera nito ni Chopimo Lopez. Katunayan, tinanghal po siya na Fighter of the Year ng Ring Magazine at siya po ang llamado rito sa botohan bilang Fighter of the Year ng World Boxing News. Kaya po yung lahat po na ito ay maganda na pong puhunan, no, para po. At isa pa, naroon na si Chopimo Lopez din ay lumalaban dito po sa isa sa pinakasikat na division sa kasalukuyang World of Boxing, ang lightweight division 135, dahil na rin sa naglalakihang pangalan na narito sa division na to. Pero ganun pa man, ang ipinangangamba po ng marami dahil po sa alam naman po natin na ito si Lolo Bob Arum ay meron po itong tendensiya na i-manipulate, no, yung kanyang mga bata para magkamal, no, ng pananalapi. Ibig natin sabihin, mahilig po itong gawing cash cow yung kanyang mga boksingero, no. Nagawa niya po ito kay Oscar De La Hoya, kay Floyd Mayweather, ganun din kay Manny Pacquiao, no. Pero sabi nga ni Keith Thurman sa kanyang pagwawala minsan dito sa YouTube, sabi nga ni Thurman, eh bakit, no, ang tendency ng mga superstar sa ilalim nito ni Bob Arum ay umalis sa kanyang poder. Makikita natin na yung nagkakaroon pa ng mas magandang karera yung mga boksingero sa labas, no, ng pamamatnubay ni Bob Arum. Ang kagandahan po kay Bob Arum, magaling po talaga siyang mag-promote mula sa hindi kakilala hanggang sa ikaw ay maging superstar o relatively makilala ka sa mundo ng boxing. Pero pag naroon ka na, no, yung potential mo ay pwede na sanang pang-global superstar. Ang napaka-ironic dito, napakagaling po talaga, no, na ni Bob Arum, no. Marami po siyang maaring gawin sa isang boksingero para makilala, no. Pero yung kung kilala na yung isang boksingero, yung potential naman niya sa pagkita, yun na nare-realize, hindi nare-realize dahil na rin sa machination nga nito ni Bob Arum. Ano po yung sinasabi natin dito? Ang konkretong halimbawa po nito ay itong si Terence Crawford, no, na napakalaki ng potential para maging global superstar. Aminin man natin at hindi, ay napakalaki po ng chance niya na i-dominate sana itong welterweight division, no. Pero dahil na rin nga na si Bob Arum ang humahawak sa kanya, naging masyadong limitado, no. Naging limitado yung mga naging kalaban ito ni Terence Crawford dahil nga hindi makatawid o hindi siya magkaroon ng magandang laban dito sa PBC. Pero bagamat ganun nga ang sitwasyon, very willing po si Terence Crawford, no. Ngayon lang po natin natutuklasan, hindi po one way street to na si
Terence Crawford lang ang umayaw, no? Kung di, very willing po si Terence Crawford. Ngayon lang po natin nare-realize yung pambabarat na ginagawa nito ni Bob Arum dito sa mga PBC fighters, no? Akalain ninyo, yung negosasyon pala nung nakaraang taon, yung si Kit Turman ay naghahamon na lalabanan niya si Crawford. Eh gusto pareho ng mga boxer. Pero ang humadlang dito ay yung kabaratan na yung pagiging barat ni Bob Arum dito sa kanyang mga sa kanyang potential na akitin, no? Nakakadalawa na isa pang PBC fighter yung kanyang binarat si Sean Porter. Ngayon, ano po pagkakaiba ng paghahawak ni Bob Arum sa karir ni Terence Crawford at ni Manny Pacquiao? Napakalaki po, no? Ang pagkakaiba po, yung Manny Pacquiao eh kaya po niyang mag-attract, no? Nang ayon lang sa kanyang sarili, hindi mo na kinakailangan na matinding promotion. Actually, nakilala si Pacquiao dahil sa mabigyan lang siya ng pagkakataon na makita. Naging undercard siya ni Oscar De La Hoya at nakilala siya, no, na napakagaling, napakasarap panoorin. Yung mga yan po yung hinahanap ng mga fans, eh, yung very exciting, masarap panoorin, knockout artist. Yan po ang kailangan natin ngayon sa boxing, hindi lang yung mga trash talker, no, na katulad ni Mayweather, Adrian Broner. Kinakailangan po talaga yung masisihan po yung manunood. Yun po yung ultimately ay masisihan yung mga manunood. Kaya po yan, si Pacquiao, hindi ho mahirap i-promote, no? Ang kinakailangan mo lang kay, sa mga katulad ni Manny Pacquiao ay venue para makita siya ng mga tao. Once na mapanood na si Manny Pacquiao, kusa na yung mga tao ay bibili ng pay-per-view. Kusa na yung mga tao ay manunood sa malalaking arena. Dahil na rin nga sa si Manny Pacquiao ay kaya niya mag-generate talaga ng excitement, kaya niya talagang huling-huli niya yung mga boxing fans na ang kagustuhan ay action, no? Action sa itaas ng ring, hindi action bago at pagkatapos ng laban. Yun po kasi, dun po magaling yung si Floyd Mayweather, eh. Action sa bunganga bago at pagkatapos ng laban. Pero si Manny Pacquiao, action po mismo sa itaas na ring. Okay, ano pong connection nito sa tinatalakay natin na Chopimo Lopez? Ito po kasi, ang latest po kasi dito kay Chopimo Lopez, nagsabi na po, totoo naman, no? Katulad po ni Manny Pacquiao, mula po sa unknown, actually hindi nga si Bob Arum yung nakapagpakilala dito kay Manny Pacquiao. Eh. Aksidente, no? Na nakilala at na-offera na maganda-ganda ni Bob Arum to si Manny Pacquiao. Pero hindi po talaga siya yung nag-promote. Ang nag-promote po talaga kay Pacquiao yung kanya sarili. Na undercard siya ni Floyd Mayweather. Tapos may pagkakamaling move itong kampo ni Marco Antonio Barrera na gusto siyang gawing tune-up fight at binugbog niya sa tune-up fight. Supposedly tune-up fight ni Marco Antonio Barrera, binugbog ni Manny Pacquiao itong si Barrera at doon na siya naging superstar, no? Yun po yung buhay, no? Tapos magmula doon, gumawa ng paraan si Lolo Bob Arum na makuha ang serbisyo nito ni Manny Pacquiao and the rest is history, no? So kung tutusin, hindi talaga si Bob Arum ang nagpasikat kay Manny Pacquiao. Siya lang talaga yung umani, no, ng lahat ng ano, hindi katulad dito kay Lopez. Siya talaga yung dahilan, eh. Dahil hawak niya itong si Lomachenko at ginawa niya yung paraan para mapalaban si Lomachenko kay Lopez. Ngayon, may tendensiya po ba si Lopez na gumanda ang karir at matulad sana kay Manny Pacquiao? Meron po. Dahil very exciting panoorin si Chopimo Lopez, no? Anytime pwede mong makita na baka manakaut niya yung kalaban. Siyempre, yung mga katulad ni Lomachenko sa sobrang wise, hindi talaga magpapanakout kasi hodang hindi nga manalo, eh, di ba? Basta hindi lang tumanggap na knockout, maging biktima na knockout ni Chopimo Lopez. Pero, yun na nga yun, eh. Naroon na po yung lahat ng potential. Trash talker yung mag-ama.
yung tatay rin ni Chopimo Lopez, masarap po silang ibenta dahil magagaling sila magbenta sa sarili. Pero bigyan mo na magagandang laban, di ba? Yan yung problema eh. Okay lang yan si George Cambosos. Okay lang yan, kikita naman dyan si Chopimo Lopez. Yan kasi ang gusto ni Babarum eh. Tapos ilalaban siya sa Australia. Pero sabi nga ni Chopimo Lopez, kung magkakaroon na restriction, hindi sila makakarating sa Australia. Walang, bakit niya kinakailangan labanan si George Cambosos? Bakit kinakailangan papuntahin dito si George Cambosos sa Amerika, papuntahin sa Amerika at labanan niya, no? Wala namang manunood. Iba po ang utak ni Bob Arum, no? Ang gusto kasi ni Bob Arum, in-house fighting lagi, no? Yung kapwa niya o mga top rank boxer lang ang ilalaban niya sa top rank boxer. Kasi hodang hindi kumita. Yun mali. Kasi masyado siyang nag-cling dun sa Pacquiao formula niya na kahit sinong ilaban kay Manny Pacquiao ay pwedeng kumita, no? Hindi pa po ganun yung status nito ni Chopimo Lopez, no? Na kahit sinong ilaban mo ay pwedeng kumita. Kaya po nanood yung 3 milyong katao dito kay Chopimo Lopez kasi ang kalaban ay si Lomachenko. Yung pananaw ng tao na magandang laban to, yun po yung pinanonood, hindi po yung Chopimo Lopez mismo. Ngayon kung si Cambosos ay lalaban, yun nga, katulad nga nun, ina-alienate na ni Bob Arum yung American fans ni Lopez sa pagpapapunta niya kay Lopez dun sa Australia, no? Hindi niya binibuild yung fans. Walang pakialam si Bob Arum dun eh. Ang kay Bob Arum, magkano yung offer na Australia? Kung okay yan, ilalaban ko yung aking potential superstar dyan. Pero ano magigain dyan ni Chopimo Lopez sa paglaban niya sa Australia? Walang gaano. Maliban na lang sa malaking kita. Pero yung malaking kita na yan, walang epekto yan sa ano eh, sa fan sa US eh. 'Di ba? Ang gusto ng mga fan ng US na labanan ni Chopimo Lopez at Chuck Panonorin, Devin Haney, Garcia at saka si Tank Davis. Okay. So yung pronouncement ngayon ni Chopimo Lopez na lalabanan niya si Devin Haney, gusto niya talagang labanan yun kung hindi matutuloy yung Australia na paglaban niya kay George Cambosos. Kasi walang silbi sa karir niya si George Cambosos eh. Dapat may kasabihan nga tayo, di ba? Strike while the iron is hot, no? Samantalahin ni Lopez na mag-build siya ng malaking-malaking pangalan. Hindi sapat na tinalo niya si Lomachenko eh, no? Kinakailangan niya pa rin na tumalo pa ng mga o maging undisputed. At ito po ang pinakamadali, no? Sa nalabanan si Devin Haney. Bakit po si Devin Haney ang pinakamadaling labanan? Kasi naghahamon eh. Hinahamon niya si Chopimo Lopez eh na maglaban sila, 'di ba? Oh, ang gusto ni Bob Arum, tinablak agad. Sabi ni Bob Arum ngayon lang, kapapasok lang, hindi ko ilalaban kay Devin Haney kasi wala namang mahihita si Chopimo Lopez diyan. Fans-wise, walang maiko-contribute. Tama yun. Pero panonoorin ng mga fans ni Lomachenko, ni Chopimo Lopez yan. Panonoorin niya ng fans ng boxing. Dahil for the undisputed talaga yan. Totong undisputed si Chopimo Lopez. Pero may nagkiklaim pa nga eh. Di labanan niya yun. Di ba? Sa totoo lang, si Haney lang naman yung gustong lumaban sa kanya. Yung sinasabi ni Bob Arum, kaysa daw ilaban kay Haney, ilalaban niya na lang kay Garcia o kay Tank Davis. Tignan niyo yung ugali ni Arum na yan. Ang nililinya niya kay Chopimo Lopez, yung mga imposibleng lumaban. Ayaw nilang lumaban kay Chopimo Lopez. Bakit ayaw ni Garcia at saka ni Tank Davis? Ayaw nilang mabura yung kanilang zero loss. No? Hindi sila lalabanan, pero yun yung ina-announce na gustong laban. Hindi ba ganyan yung ginawa mo sa karir ni Terence Crawford? Ang gustong yung labanan, si Manny Pacquiao, si Errol Spence. Yung mga posibleng pwedeng labanan sa PBC na malalaking pangalan din, katulad ni Turman at saka ni
neto ni Sean Porter, ayaw mong ipalaban. Bakit nga ganun ang gusto lagi ni Babarum? Kasi nga, kung PBC fighter yan, o matchroom fighter, wala naman siyang mahihita dyan eh. Di ba? Bakit niya dinidiscourage? Si Chopimo Lopez, malaki pa rin kikitain, pero wala siyang kikitain kay Devin Haney. Ang kikita doon, yung promoter ni Devin Haney. Ang gusto ni Bob Arum, in-house fighting, para may kita siya kay Lopez, may kita siya rin sa lalabanan ni Lopez. Tapos na po yung ganun eh. Lolo Bob, baka nabubuhay ka pa sa kasikatan ni Manny Pacquiao. Eh, noong araw, noong panahon ni Manny Pacquiao, alam naman natin yung ginagawa mo eh. Para maging in-house fighter, ang ginagawa ni Bob Arum, kung gusto nyo labanan si Manny Pacquiao, pumirma muna kayo ng kontrata sa Top Rank. Yun po yun eh. Eh, Manny Pacquiao formula yun. Ang layo pa ni Chopimo Lopez kay Manny Pacquiao. Pero kung ilalaban mo kay Devin Haney, mas malapit na si Chopimo Lopez doon. Mas malapit na siya doon sa clout na kahit ilaban mo sa kanya ang mga hindi sikat katulad ng Clotty o ng Algeri o ng Brandon Rios ay panonoorin ng mga tao. Nanghihinayang ko sa karir ni Chopimo Lopez kasi tama naman na si Bob Arum nagpasakit sa kanya. At the same time, mai-stall, no? Yung mapipigil yung kasikatan nito ni Chopimo Lopez sa ginagawa nito ni Bob Arum na pagpipigil na makakuha ng malalaking laban si Chopimo Lopez. Tignan niyo yung mga announcement ni Bob Arum. Walang ang susunod na announcement niya dyan. Kunwa-kunwari niya lang hinahamon si Garcia at si Tank Davis. Pero ultimately, dahil hindi naman papayag yung dalawa, sasabihin na lang ni Bob Arum, kung ayaw niyong lumaban, dito na lang aakyat na lang si Chopimo Lopez sa 140. Para sa undisputed na 140. At sino yung mga champion ng 140? Parehong bata ni Lolo Bob Arum. In-house fighting. Yan lang po ang ating paglilingkod sa inyo. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong boxing tambayan, Badaratlis po. Paalam!